Yo, what's up mga kaduit? At ito na nga po yung ating part 3 sa ating repress sa Mio Sporty ng aking brother. Ayan. So, babaklasin na natin yung head at i-inspect natin kung anggal saan o aling valve ang may problema sa kanyang head. Kasi base sa ating observasyon at sa experience na rin ng aking brother ay mahirap talaga siyang paandarin sa umaga. And then, tumataas at bumababa ang minor niya kapag mainit na. Ayan, natanggalan natin yung ating rocker arm pin. At okay pa naman siya, medyo hard to pull out lang siya. Pinihit-pihit lang natin ng konti. And then, i-disassemble na rin natin ang valve para makita natin kung alin talaga ang may problema sa kanilang dalawa. Ayan, palo-palo lang tayo. Kung sa mga gustong mag-DIY na malakas ang loob, panoorin nyo lang po yung ating mga video. Marami na po tayong mga video na repress sa Mio Sporty sa iba pang motor. Ayan, so natanggal na natin ang valve block ng intake at exhaust natin kasama na ang mga springs. Malalaan natin dito. Ayan. At so far, pwede mo yan. Itong isa, medyo malaki. Ito na ang kanyang rocker arm. So far, so good pa naman. Wala pa naman siyang malalim na kayod. So, normal lang yan na mayroong konting dent. So, papalitan na natin mga kayod ng dalawang valve. Okay pa yan. Basta wag lang kayod na kayod talaga. Ayan o, ito. At ito na ang kanyang mga valves. So, yung intake niya mga kayod. Ito yung kanyang exhaust valve. So, okay, medyo lubog na rin, pero pwede pa. Na tayo, cleaning. At ito ang kanyang intake valve. Matalas na. Pwede nang ipang gayat ng gulay. Matalas na yung kanyang gilid at talagang grabe ang sunog nito. Lean siya na nagkaroon na siya ng parang mga buhangin na tumigas. O yung carbon niya ay maputi na tumigas. Lalo na dito sa kanyang head, oh, grabe. Almost 8 years na kasing ginagamit ito ng aking brother na hindi pa nabubuksan, kaya yan, first time na mabuksan ngayon. So, eto na, na-cleaning na natin. Natanggalan natin yung mga carbon deposit sa kanyang head. At meron tayong valve na naiwan sa ating Mio Sporty before. Exhaust valve. So, takasago to, magandang quality na rin to. At ito yung ating unahing palapatin dahil naubos na yung ating valve na stock dito. So, magpapabili muna tayo sa aking brother ng stock valve na intake. So, yan. So, habang naghihintay tayo ay palapatin na natin yan para dire-diretso na tayo mamaya. Okay. At ito naman yung kanyang cams. Stock cam niya. So as you can see, napakaganda pa rin ang appearance. Basta all stock ay good yan, walang problema yan. Hindi naman kasi ganun katigas ang springs at hindi ganun kataas ang lip, kaya hindi siya basta-basta na sisira o nagkakaroon ng kayod. So ito na, solo flight tayo ngayon at ipapalapatin muna natin ang exhaust valve para mamaya ay dire-diretso na po tayo. Okay? So, banatan na natin yan para mapalapat na natin. So, ginagamit ko nga pala ay barena para mas mabilis po. Kasi kung kakamay-kamay lang natin ay medyo matagal. So, yun yung mga nakagisingan natin na way ng pagpapalapat ng valve. So, ako, ito na yung ginagamit ko para mabilis. Okay? Fight! Let's do it! Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.
update ang ating exhaust. Tingnan natin kung may ano to. Yun mga kadit, isang amin wala na siyang tagas. Okay, maganda pang ano, kasi yung pa, hindi pa naman lubog na lubog, kaya kunting hasa lang, ayos na siya. Okay, so hindi mo na wala tayong nakuhang kapartner na stock lang na valve seal, valve, engine valve. So itong exhaust ay ano na to, napalapat na natin to. So ito namang intake ang palalapatin natin mga kaduit dahil bago rin tong valve na to. So wala tayong nakuhang stock na valve kaya meron tayong nakuha na hindi ko masyadong kilala na engine valve, so no choice na tayo dahil kailangan na ating ikabit. Ayan, so yan yung brand. Isang set pa rin yan mga kadit, pero hindi na natin kukuhanin yung ating exhaust dahil napalapat na natin yung exhaust valve natin na takasago. So ipapartner na lang natin yung intake nitong bagong bili natin na valves para mas mabilis na po tayo makatapos. Okay, so biniripay din muna natin yung sukat-sukat natin kung pareho yung height at saka yung groove, kasi kung magkaiba ng groove ay hindi natin ikakabit. So as you can see, no, as upon inspection ko, upon checking ay sakto naman, pareho naman yung sukat niya tsaka yung distance ng groove para dun sa bad luck, kaya nag-decide kami na ikabit na natin tong valve na to. Okay, so palalapatin na natin yan para makapag-assembly na tayo.
Tapos na tayo sa pangalawang pasadas ng ating bulb setting. At okay na. Leak testing natin ay wala na siyang leak. Kaya proceed na tayo sa ating next step. Papalit naman tayo ng bulb seal at i-assembly na natin itong ating head para ma-set up na natin sa ating engine. Okay.